kaganitong kapaskuhan, napakagandang i-review yung mga mas malalalim, mga spiritual na bagay tungkol sa ating pagdiriwang, bagamat alam na natin mga yon, pero napakagandang sariwain para lalo natin ma-appreciate why we celebrate. It's not a matter of what exact date, it's not a matter of the details, but the fact that God sent His Son to be our Savior, to be our friend, that is what we celebrate. Matthew 1:23. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. God with us, the eternal gift of Christmas. We thank you, God, that you have sent your Son to be with us. And for his many meanings, we are very grateful. Right now, Father, we ask you to continue to enlighten us, empower us to grasp the depth, the beauty, the height, the width, the grandeur of the meaning that your Son was born. Father, we thank you, honor you, and ask you to be our speaker. In the name of Jesus, we pray with thanksgiving. Galatians 4:4-6. But when the right time came, God sent His Son. He was born from a woman and lived under the law. God did this so that He could buy the freedom of those who were under the law. God's purpose was to make us His children. Since you are now God's children, He has sent the Spirit of His Son into your hearts. Big words associated with what we now celebrate as Christmas. That at God's right timing, perfect time, He sent His Son. Born under the law, meaning under the traditions of Israel, but not to live under it and to promote it, but to free us who are under the law. And that is a central message of Christmas, freedom from the law. God's purpose was to make us His children, and us, meaning all peoples, not only the Jews, not only the Israelites, not only men, but also women, not only the free, but also the slaves, everybody. Jesus democratized heaven. Kasi nung araw, according to the teachings of the Israelites and according to how they interpreted their scriptures, kanila lang ang scriptures nila, kanila lang ang Diyos, kanila lang ang lahat ng mga bagay na ito. But Jesus did something very revolutionary. Tulad nung napilas yung kurtina sa templo, separating the Holy of Holies from the more common area, ang heaven nilinaw ni Jesus na para sa lahat, hindi lang para sa isang bansa, hindi lang para sa isang lahi, hindi lang para sa isang relihiyon. Christmas opened the gates, which had always been opened, but people thought was exclusive to a certain type of culture and people only. God sent Jesus to be human like us. John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. So the incarnation of the Spirit God, Jesus, into the human Jesus is very much explained in John chapter 1. However, not everybody is warm to this idea. Hindi naman lahat ay naniniwala ng pre-incarnation divinity ni Jesus, ang pre-existence. Marami silang mga tanong-tanong. Of course, we believe in that. But at the very least, especially to those who minimize the pre-incarnate divinity of Jesus, at least in the resurrection, God divinized Jesus. So whether pre or before or during, God made Jesus very, very special. 1 Corinthians 15:42-44, the body that is sown is perishable, it is raised in glory. It is sown in darkness, in weakness, it is raised in power. It is raised a spiritual body. So in the resurrection, Jesus, who was just physical during the burial, became a spiritual deity. Napaka-importante na ma-appreciate natin yung ganong katotohanan na nangyari dahil at nung naganap ang resurrection o pagbuhay ng Ama muli kay Jesus na nalibing. Acts 2:36, therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. So those who would like to keep Jesus as just human from their point of view, Acts 2:36 clarifies, this Jesus was made by God, both Lord
and Messiah. Romans 1:4, and who, through the Spirit of holiness, was appointed the Son of God in power by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Natural na nanalig tayo na ang Panginoon pre-existed and was already God, the Word. But even to those who would not believe that kind of time frame, the resurrection confirmed, or the resurrection nails the fact that God made Jesus very, very special. That in His name, every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth. That He is given a name that is above every name. Hebrews 5:8-10, Son though He was, He learned obedience from what He suffered, and once made perfect, He became the source of eternal salvation for all who obey Him, and was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek. All of these are affirming, confirming, emphasizing that the resurrection made Jesus very, very special. Even for those who doubted that He was special before that, no one can deny this kind of promotion, this kind of acceptance, and this kind of reference that the Father made of Jesus after the resurrection. Philippians 2, 9-11, therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven, on earth, and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord. Ang dami-daming pagpapaliwanag. Bakit ipinapaliwanag yun? Because the kind of glory that the Father gives to Christ also glorifies His message. Hindi lang yung person, yung messenger, kundi yung message. And remember that the message of the birth of Jesus, the message of Jesus is to free people from condemnation by the law. Dapat clear na clear na may relasyon ang pagkakapanganak kay Jesus sa law to set us free from the condemnation that comes from it, to set us free from the guilt for not being able to obey all of it, to set the Israelites free from their own law, and to set non-Israelites free if ever they would even attempt to get under that law, which of course Christianity in the last 2,000 years did. Na parang hindi ipinanganak si Kristo, na parang hindi pinalaya ni Kristo ang mga tao mula sa mga laws ng Israel, later on, even the Christian church, historically, would put the church under the law from which Jesus had come to set even the Israelites free. So pag-appreciate natin ang Pasko, dapat ramdam na ramdam, alam natin na merong freedom from the condemnation that comes from the law. Hindi bagay sa mga tunay na mananampalataya ni Jesus, yung lagi pang may guilt, laging may fear, laging natatakot ng judgment, laging natatakot na hindi sila perfect enough, hindi sila good enough. Kaya sabi ni Jesus, I came that you might have rest. I came to set the captives free. At sabi ni Paul, when the Son sets you free, you are free indeed. Sayang ang pagsa-celebrate ng mga Pasko kung mabubuhay tayo under condemnation, whether by condemnation of others or self-condemnation. If we're going to live in fear and guilt, and if we're going to live in denial of our humanity, Jesus embraced our humanity, paid for all the frailties and shortcomings of humanity to set us free exactly from the condemnation. And yet, naging ugali ng mga maraming tinatawag na Kristiyano to condemn one another and to self-flagellate, to always make one suffer for the imperfections that God already long ago accepted, because the Bible says, and God remembers that we are dust. Sobra-sobra kasi ang expectation sa atin ng religion, mataas pa kaysa sa expectation ng Diyos. Dapat maintindihan para ang tunay na diwa ng Pasko maisapamuhay hindi lang sa araw ng Pasko, kundi araw-araw. God ordained Jesus to intercede with God for humans, to be the way of humans to God. Hindi yung law, hindi yung works, but through the sacrifice and love of Jesus, the door to the Father is opened.
John 14:6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. And of course, that no one means nobody doing other things, trying other ways, and passing through other doors will ever succeed. The only way to succeed, to be acceptable to God, is to be washed by the blood of Jesus, to believe in Him, and to make Him the entry point into the presence of our eternal Father. Of course, may I contrast yun. The unsaid is, sabi niya, except through me. Ibig niya sabihin, hindi through the law. Hindi through your efforts, hindi through religion, hindi through religious labels. When you believe in Jesus, and that belief should not be franchised by any particular religion. Kasi syempre, the big religious groups all over the world have franchised the way is Jesus. But yes, they are the way to Jesus. So, na-franchise na naman nila. Yung sumosolo kay Jesus, dapat nating pag-isipan samantalang binuksan na ni Jesus para sa lahat. Tapos sosolohin na naman siya ng iba, yes, binuksan ni Jesus, pero kami ang daan patungo kay Jesus, so nakasara pa rin. We've got to be very, very careful with such kind of thinking. Now, God sent Jesus to be, not only to be born, but to be in us. Sabi, He's dwelling among us. John 14:23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami tatahan at mananatili sa kanya. Ipinadala si Jesus para manahan sa atin. Hindi sa mga templong bato, hindi sa mga building, hindi sa mga organisasyon, sa ating puso. Sa puso ng nananalig sa kanya. At sinabi niya, those who love me will obey my commandments, my words, hindi words ng iba. Kaya dapat maingat tayo sa paghihiwalay ng mga turo ni Kristo sa turo ng mga ibang religious leaders, no matter how attached or identified they are with Jesus. The teachings of Jesus have to be clearly isolated so it is never get confused with teachings of other people. Because even in Scripture, even in the New Testament, many people there are teaching other things that Jesus rebuked, that Jesus did not accept. So hindi ko mo kasama sila, ay lahat na nasasabihin nila, you will take everything. Kailangan si Jesus ang reference. For instance, Peter said to the Lord, Lord, I will never permit you to die in Jerusalem. Sabi ni Jesus sa kanya, get behind me, Satan. You are not on the side of God, but of men. Si Peter yung kausap. So hindi ko mo lahat na sinasabi ni Peter, gospel truth na, paparaanin mo pa rin kay Jesus. Si James and John, noong hindi sila tinanggap sa isang baryo para mangaral doon, sabi nila kay Jesus, magpapaulan na po ba kami ng apoy para matupok yung mga ayaw mga tumanggap sa atin? At sila pinagalitan ni Jesus. At sabi niya, nirebuke niya. Ibig sabihin, hindi ko masabi ni James, hindi ko masabi ni John, you will take already as the 100% gospel truth. You have to go to Jesus and refer all of these sayings to what Jesus says. Yung mga disciples niya, may nakitang mga nagpapalaya mula sa masasamang espiritu, nagtataboy sila ng masasamang espiritu in the name of Jesus. At sabi ng mga disciples, nagtataboy sila ng masasamang espiritu in your name, pero hindi siya kasama sa ating inner circle. Hindi namin sila kasama. Kaya pinigil namin sila. You see, kung makikinig kayo sa kanila, yun ang teaching nila. Pag hindi natin kasama, hindi dapat valid, hindi dapat payagan. Pero sabi ni Jesus, whoever is against us is for us. Payagan nyo. So lahat ng katuruan dapat, sino man yan, dalin kay Jesus for validation. Kasi ang sabi niya, sino mang sumusunod sa aking utos ay iibigin ko, iibigin ng Ama at kami mananahan sa Kanya. Ephesians 3:17, so that Christ may dwell in your hearts through faith. In other words, the dwelling place of Jesus is us. Pag nakikita niyo yung bilin, nakikita niyo yung sabsaban, tayo yung sabsaban na yun. Unworthy, unclean, pero doon inilagak si Jesus. Napakagandang metaphor natin bilang lagakan ng Espiritu ng Diyos. Na tayo ay tinatahanan ni Jesus kahit hindi tayo karapat-dapat. At dahil tinatahanan na tayo niya, nagiging karapat-dapat, tuloy tayo, so tungilan na natin ang pang-aaba sa sarili, pang-mamaliit sa sarili, dahil we are the temple of the living God. Galatians 4:6, He, meaning God, has sent the Spirit of His Son into your hearts.
hindi na natin masyadong na-appreciate ang ibig sabihin ng into your hearts, to dwell in your hearts, kasi kinalakihan na natin yan. Pero kung kayo'y lumaki sa Israel, in the traditions of the Jews and in their religious doctrines, ang tinatahanan sa kanilang paningin ng Diyos, sa paningin nila, ang tinatahanan ng Diyos ay yung templong bato nila. Yun ang tahanan ng Diyos, hindi ang puso nila. Hindi nila bit ang Diyos kahit sa sila magpunta dahil lang sa templo. Kaya kahit saan ka nakatira, dapat umuwi ka doon, nagpipilgrimage ka doon, dahil lang doon ang Diyos. Kaya hindi nila pinapayagang may ipasok doon anumang bagay na sa tingin nila ay marumi. Kaya nung si Emperor Nero attempted na maglagay ng estatwa niya sa loob ng templo, napakadugong giyera ang nangyari. Kasi sa paniniwala nila, pag nainis ang Diyos, aalis siya sa templo. Therefore, wala silang Diyos. Kaya kahit ano dapat gawin nila, walang patid na pag-aalay ng mga hayop, inaalay mga dugo, para ang Diyos ay huwag umalis. Pero nung sinabi ni Jesus, kayo ang templo ng Diyos, ipapadala ng Ama ang Espiritu, at mananahan kami sa inyong puso, biglang nawalan ng papel yung templo in the economy of God. Kaya ayaw nila kay Jesus. Pero niliberate ni Jesus yung ideya na ang Diyos ay nasa loob lang ng templo. Ang Diyos ay dala-dala natin kahit saan tayo magpunta. Napakalaking revolutionary idea yon. At nakakaluwag ng loob kasi kahit sa kanando, nandun ang Diyos. Kaya wala ka na kailangan punta sa Holy Land, Holy Place, kasi you are now the temple of the living God. That we are made holy not by our deeds, but by the presence of God in our hearts. 1 Corinthians 3:16, don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst, or God's Spirit lives in you? Pag may nakikita kayo sa Bible na may mga parang number na maliit, tingnan nyo yung baba kasi may footnote, because this is another way of reading it, because the Bible translation chose this translation. But if they are worth their scholarship, they will tell you actually may other ways to translate it. Naka-footnote sa baba. Kaya yung dwells in your midst can also be said as lives in you. In you mismo. To say that now, parang baliwala, sanay na tayo. But to say that during the time of the Lord, can you imagine what the temple would do to you? Na ikaw na pala ang templo ngayon ng Diyos, edi magagalit sa'yo siyempre yung mga priest. But that's exactly what Jesus did. It has always been like that. But the Lord made it very clear, once again, that God loves all people. That God will inhabit anybody who believes. And after the time of Christ, who believes through His Son. Bakit kailangan ipadala yung anak? Kasi for many, many, many centuries, hindi clear kung paano ka pupunta sa Diyos. Kaya kailangan linawin yun. Dahil nga sa mga Israelites, ang naging paraan nila, mag-aalay ng walang katapusang alay ng mga hayop para sila maging acceptable. Kaya ang unang-unang ginawa ni Jesus, pagpasok niya sa Jerusalem, akala nila magde-declare siya ng revolution against Rome. No, he went to the temple, itinaboy niya yung mga nagtitinda ng mga hayop. Itinaboy niya yung mga money changers. Kasi ang una niyang binasag talaga is the concept of sacrifice. The concept of blood sacrifice and buying all these kind of animals that you could use for sacrifices. Dahil yun ang goal niya. Tanggalin yung pagiging middleman ng temple between God and humans. Kasi parang middleman yung temple eh. Hindi ka pupunta sa Diyos kung hindi ka dadaan sa Kanya. At ang Diyos, hindi ka i-bless kung hindi dadaan sa temple. Franchise. Kaya lang, sadly, after the Lord went to heaven, the so-called church that was founded and named after Him, mga Christian churches, ibinalik nila yung franchise. Hindi ka na naman pwedeng dumiretso sa Diyos, dadaan ka na naman sa simbahan. Hindi ka na naman pwedeng dumiretso sa Diyos, dadaan ka uli sa mga ritual. In-empower uli ang priesthood at yung institution at ang church tumayo between people and God. Kaya napakahalagang unawain na ang mission ni Jesus, idiretso ang koneksyon ng Diyos sa tao. So, God sent Jesus to be in us. Kaya sabi sa Galatians 2:20, I no longer live, but Christ lives in me. It would have been blasphemous by Jewish standards to say that, because to them, God lives only in the temple. Now, God sent Jesus not only to be in us, but to be with us.
Yung in, nasa loob natin, but to be with us is just together, kasama natin. Imagine, kasama natin ang Diyos through Jesus. Samantalang napakalayo ng Diyos noon, according to the teachings of the temple, merong common place, merong holy place, merong most holy place, depende sa ranggo mo para ka makapunta sa next area. And in the Holy of Holies, only one person went in there once a year, the high priest. May kurtinang makapal na nag-ahati between the most holy place, the presence of God, by their meaning and definition, and the people. And the high priest would go in there once a year to make offerings, blood, sacrifices. And you know, this priest would wear little bells sa kanyang damit. Kumukulo-kuliling siya, parang tiboli, pag naglalakad. At may tali siya sa paa, sa isang paa, may tali. Pagpasok niya sa kurtina, yung taling nun, yung hawak-hawak ng mga nasa labas. Kasi oras na natumba siya, tutunog yung mga bells. Kasi sa kanilang teaching, pag hindi natuwa ang Diyos sa kanyang dalang offering, biglang mamamatay itong priest na to. At dahil walang makakapasok doon, kaya siya may tali sa paa, hihilahin na lang siya palabas at dadaan siya sa ilalim ng kurtina. Ganon ka-stricto ang presentation nila sa Diyos. Hindi lang ang Diyos ay nandun sa templo, nandun lang sa most holy place, at konting-konti ang nakakapasok. So you can imagine how much it empowered the priesthood. Kung dadaan ka sa kanila para ka makapunta sa Diyos, at dadaan ang Diyos sa kanila para ka mabless, binasag yun ni Jesus. That is the deeper meaning of Christmas. Jesus made God accessible to everyone. Kaya na-develop yung idea ng personal faith. Kasi dati, corporate faith yan. Dapat, kasali ka ba sa religion namin? Pag hindi ka kasali, hindi ka saved. But a personal relationship with God had become possible because of Jesus, the way. And that is the truth. And that is what gives life. But God also made Jesus be with us. Matthew 1:23, yung kinakanta-kanta natin, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. With, kasama. Revelation 3:20, here I am, sabi ni Jesus, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me. So kasama, dudulog, hahapag, kasama si Jesus. Now, when you understand the tradition of the Bedouins or the desert dwellers, pag pinapasok ka nila sa tent nila, nagdadaan ka halimbawa, foreigner ka, wala kang kilala doon, pag dumaan ka sa harap ng tent nila at inanyayahan ka nilang pumasok, o kaya ay nagmakaawa kang papasukin ka dahil gutom na gutom at ohonoho ka, at pinapasok ka, uupo kayo sa harap ng tent na yon na mayroong shade over your head, pero kita kayo ng mga kapitbahay. Tulad ng ginawa ni Abraham doon sa mga bisita niya ang heavenly beings. When the desert people feed you and share a meal with you, it is a signal to everybody in that area that no one can touch you without touching them first. That this desert host will die for you and give his life for you because he is joining you in a meal or he invited you to his table. Kaya pag sinabi ni Jesus na, if you open the door, I will come in and eat with you, Jesus is saying, I'll give you my life. Nobody can touch you. You will be the apple of my eyes. Kaya yung sa Psalm na sinasabing, you prepare a table before me in the presence of my enemies. That is the context. Andiyan lahat ng enemies ko, naghahain kayo, kumakain ako kasabay nyo, ang signal nun sa mga enemies ko, they can never touch me. Very profound. At yun ang ginawa ng Diyos nang si Jesus ay isinilang. Ginawa niyang available na pwede tayong makasalo ni Jesus, signaling to all our enemies, spiritual especially, that no one can touch us without going through and passing through Jesus. Revelation 21:3, and I heard a loud voice from the throne saying, look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. Many people like to interpret revelations as not yet happening or happening in the far future, but many, many informed scholars think that the revelations and the information about it and all of its teachings had already happened in the first century. Research on that and look at the possibilities. But in any case, whatever the timing of the
materialization of all of these teachings, when Jesus was born, God is already with us. Clarified, and the life of Jesus was spent, given to honor this commitment of the Father through Jesus. God sent His Son not only to be in us and with us, but to be also for us. Kakampi. Defender. Hebrews 7:25, therefore, He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. So, kumbaga, nakasakdal ka, pero ang defense attorney mo si Jesus. At lagi niya sinasabi sa Ama, charge to me. Paid na ang kasalanan niya. And God remembers the blood of Jesus, His Son. Romans 8:31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? You see, panig, kalaban, para siyang hearing, parang may case. Because the law will always accuse you. And by the law, nobody will stand. Everybody will fall. Because if you fail in one, you fail in all. That's why Jesus abolished the law through the perfect sacrifice of His body. By paying for all His requirements and much more, giving us grace. Kaya sabi, sino pa ang makaka-accuse sa atin? Yung law? Sino? Sinong pastor? Sinong priest? Sinong prophet ang makaka-accuse sa iyo kung kalaban ka nila pero ang kakampi mo ay Diyos? Kung ang defender mo ay si Jesus, sino pang uusig sa iyo? Sino makakausig sa iyo? Kahit ano pang kasalanan mo, binayaran niya. At lahat ng kabutihan ng Ama ay binigay niya sa iyo. Now, if God is with us, who can stand against us? And as we celebrate Christmas, and as we remember Jesus, keep this in mind, that Jesus is also for you, with you, in you. Wala ka na talagang karapatang ma-insecure. Kung uunawain mo lang ang kabutihan, kabaitan, pag-ibig ng Diyos through Jesus. Now, God comes to us in and by the Son when we believe in and accept Him. Siyempre, the Western Church has made it a formula what it means to accept Christ. It's only one of the ways. It's an interpretation of what it means because the Bible never really went through the motions of mechanically detailing what it takes to accept Christ. But various sects and congregations have made certain interpretations, and now those interpretations sound to be what the Bible says. But the Bible is silent on the details. Nangyari na ngayon na, pagka hindi ka namin member, hindi ka pa rin ligtas. Pagka hindi ka member ng congregation namin, audience ka lang sa kasalan ng lamb, pero hindi ikaw yung bride. Nakarating na sa mga ganun, sinolo na naman nila ang Diyos. Binigyan nila ng mga detalye, o kailangan mag-accept ka, itaas mong yung kamay, at kailangan ma-follow up ka namin, maging member ka namin, mabaptize ka namin para ka maligtas. Dagdag yun ng mga reliyon. Hindi ganun ka-detail ang sinabi sa scripture. Ang sinabi, sa John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. People of God, enjoy the space in the definition and interpretation of what it means to receive Jesus. Do not be confined by the detailed manuals of the congregations of how it is and what it is and what it means to accept Jesus. Na ang ending is to be their member. Kailangan mong i-process, what does it mean to accept Jesus? What did it mean to the people in the first century who accepted Jesus and followed Him? What happened to their lives? What did they do and not do? Study it again. Don't be taken by the manuals of the organized religions na ang ending lang talaga, sila ang may franchise. Because Jesus sets us free. You've got to learn to enjoy this freedom, not to be told by religions exactly what to do and how to do it. Ang mga tao naman kasi ang hilig-hilig niya, Pastor, ano pong gagawin ko sa ganito? Ano pong gagawin ko sa ganun? Magpasya ka. Manalangin ka. Makipagniig ka sa Diyos at magpasya ka. Eh, kung sabihin ko sa iyong kumain ka ng bote. Kaya ang dami-daming naaabuso eh. Inaasa lang nila sa mga religious leaders nila ang lahat ng pag-iisip, ang lahat ng pagdarasal, at lahat ng pagpapasya. Hihiwalayan ko po ba ang asawa ko o hindi? Ikaw lang ang nakakaalam kung anong mararating pag hiniwalayan mo, kung hindi mo hiniwalayan. Because no matter how much I counsel you and no matter how much you confide in me,
There are so many things I don't know. That the work of a true counselor is just to equip you to study the situation and make the best choices based on your best knowledge of Jesus. But nobody should tell you what to do. Hindi nila naintindihan yan. Pag napatapat ka sa mga pastor na sobrang conservative, kababae mong tao, pinapako ka na ng iyong asawa, pinupukpo ka ng martilyo, tinatali ka ng kadena, pinapakagat ka sa langgam, ang sasabihin pa niya, submit. Kasi meron siyang very limited range ng pangunawa at pag-apply. Sino may sabi noon? Si Jesus ba ang may sabi? Submit. Kaya kailangan nire-review mo. Gusto kong matuto ang lahat how to read and how to apply this in their lives. Huwag niyong iasa sa iba no matter how expert they seem to be. Kasi buhay niyo yan eh. At ang Diyos ay merong direct correspondence with us. Jesus died for that. To make the throne of God accessible to you without having to pass through anyone. Kailangan natin pagsanayan yun, yung ganung uri ng kalayaan, the way Jesus democratized heaven. So, receive Him. What does it really mean to receive Him? Kasi yung ibang mga religious groups, sinimplify. Bow your head, confess your sin, repeat after me, raise your hand, and voila, wow, you are saved already. Ikaw ay nagtataka 1 or 2 days later, bakit wala naman nangyari sa buhay ko? Eh, tanda ko noong April 17, 2015, tinanggap ko sa Luneta pa nga. Ibig sabihin nyo talagang yumuko ka, nagganong-ganong ka, na yun ha? O meron pang iba? Pero kasi pag ginawa mo yun, may biglang form, pipirmahan mo, biglang fa-follow-upin ka, member ka na nila. Ganun pala yung ending, kaya may formula. This kind of franchising the way to heaven empowers the religious systems once more, contradicting the work of the Lord that He's brought the temple to the hearts of people exactly to eliminate the middleman. We've got to develop a very personal kind of spirituality that there is direct correspondence between us and God. That's what Jesus gave and that's what Jesus died for. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only, one and only Son, that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. What does it really mean to believe in Jesus? Once more, marami kasi ikinambal dyan ang mga religions what it means to believe. It also means to believe in them, in their system, to believe in their uniforms and in their rituals. Kasama ba talaga yun o dinagdag lang nila? Is it really in the name of Jesus that you believe in? Or it is so blurred because the name of Jesus is mixed with many other names and there's one salad of faith that is so confusing. Kaya dapat laging alamin ang tunay ng mga turo ni Kristo, ihiwalay yan sa ibang marami mga ibang turo para alam mo kung kailangan mong pumili. Kasi may mga religious leaders, even in the New Testament, mas mahigpit kay Jesus. Habang sinasabi ni Jesus, accept everybody, release them from Satan. Meron naman nagsasabing, give them to Satan kasi hindi yan nadidisiplina. So, pagka ganon, dapat di ka nalilito kung sino susundin. Sino bang namatay for you? Sino bang anak ng Diyos? Whose name is it that is above every name? Pag may nagsasabi kay Jesus na, I will never allow you to die in Jerusalem, you must say, ay, Peter, yan. Hindi yan ang sabi ni Jesus. Kailangan equip tayo sa ganon. Kasi pag sinunod mo ang lahat, nang akala natin ay mga marurunong at maka-Diyos, kumisan napakalaking kalituhan ang nagaganap sa ating buhay. I-test mo yan. Ang result ba ay restful, loving, kind, nakakapagpabait? Pagka ganun, mga kay Kristo yun. Pero maraming religious teachings na ang nagiging bunga sa'yo, natatakot ka, sumusungit ka, nawawalan ka ng tiwala, nagkakaroon ka ng mga pangamba, nagiging judgmental ka sa iba, malupit, alam mo na hindi si Jesus ang sinusunod mo dyan. Kasi hindi ka dadali ni Jesus sa ganyan. Kaya kailangang manuri. God comes to us and in us by the Son when we call on His name. Now, kailangan ba talaga sabihin mo yung name na Jesus, Jesus, Jesus? O, pag may ginagawa ka na ang diwa ay ayon sa diwa ni Jesus, you're actually calling in His name without verbalizing it. Kaya mga iba, sobrang makasunod dito, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Mga mantika, huwag ka tatalisik sa akin, magigisa ako, in the name of Jesus. Yung naging laruan yung name of Jesus,
May papalayasin. In the name of Jesus, papasaka. Naging parang ganun ba yun? Pag hindi tuloy siya pumasa, nagdududa siya kung ano ibig sabihin ng name of Jesus. Because we oversimplify what the name means and its mention. So when you do something that is in compliance with the spirit of the teaching of Jesus, whether or not you verbalize the name, you are doing it in His name. Kailang itaas natin yung level ng spirituality natin beyond cartoons, beyond what comic books can illustrate. Kasi profound, malalim, mataas ang mga diwa na yan. Romans 10:13, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Again, kailangan ba yan physical? Or I can call on the name of the Lord without even saying the word. Can I do it spiritually? Of course. Malalim. Ang mga salita ng Diyos, parang kakanina sa pin-sapin, maraming layers of meaning. Maraming level of understanding. But what is important is God came in and by the Son. The Son came in and came us, the Spirit, at Pentecost when the Holy Spirit was given. Kaya litong-lito ang mga tao, sino po bang kasama natin ngayon, ang Holy Spirit o si Jesus? Kailangan ba talaga nating hiwain at iscrutinizein, paghiwalayin yung Holy Spirit at yung si Jesus? Kasi sabi ni Jesus, I'm going to be with you. Pero sabi din niya, I'm going to send the Holy Spirit to be with you. So ang tanong ng mga iba, sino nang kasama natin? Si Holy Spirit o Jesus? Huwag mo nang problemahin, pasabi kasama ka. At si Jesus yun dapat o ang Holy Spirit, huwag na iba ha. But the point is, don't be too technical. Sabi rin sa Bible, I speak in human terms because of your natural limitation. In other words, when the Bible uses human language, human words, human terminologies, huwag niyong itali at i-confine yung meaning na diwa at mataas doon sa salitang mababa dahil salita lang yun ng tao. So the word that is being used could only be an entry point into a higher idea. Do not trap and limit the idea to the word which is earthbound and only a human language. Ha? Ano yun? Aywan, naintindihan nyo ba? Huwag nyong ikulong yung matataas na idea represented by words because the words are limited. So huwag nyong pagtalunan yung word. Lampasan nyo yun para makarating kayo sa high idea. Tulad nun, sino ba kasama mo? Holy Spirit o Jesus? Words yun eh. Pero ang mahalaga ay pinangako niya na makakasama natin siya. Nagpangako siya na ipakasama niya yung Holy Spirit. At nangako siyang babalik siya agad at darating siya agad. Ang tanong, nung dumating ba ang Holy Spirit sa Pentecost, yun na rin yung pagdating ni Jesus. Dahil sabi niya, ipapadala ko yun eh. So dumating na ba talaga siya? These are the issues that we must always deal with. Do not always follow the overly simplified theologies coming from the West. Na linear lahat, ito mangyayari sa ganun, sa ganyan, sa ganyan. Idea lang nila yun. Interpretation lang nila yun. That is not solid scripture. It is their interpretation of scripture. Very, very important to understand God in ways beyond human words and human logic. And that is where our spirit can speak with the Spirit of God beyond human words. Kaya maganda yun yung prayer din na hindi verbalized. Yung nananahimik ka lang, nananalangin ka na pala without words. Lalo kung group prayer, may nagli-lead pa, tas iba yung pronunciation, nalilito ka pa. Di ba yung maganda nananahimik ka, pray in the Spirit without having to go through words. Pwede ka bang manalangin ng isang split second? Kung kayang sabihin ng Espiritu mo yun sa Diyos in one split second, and it would take 3 minutes to say it with words, why don't you pray in Spirit? Some people, pag nagbawa lang silang ganun, sasabihin ng anak, ang iksi ng prayer mo, mami, nagpray na ako in the Spirit, anak. Kasi kaya mo naman yun eh. Nalalampasan ng Spirit yung speed ng human words. At dapat natin i-develop yung ganun spirituality, hindi lahat nakikita, nadidinig. Dahil ang Pasko, mas marami pang kahulugan. Basta ang ending, pumapayapa ka, bumabait ka, nagiging loving ka, dapat ganun. But to be very technical sometimes, baligtad yung nagiging result niyan eh. Now, John 14, 16-17, sabi ni Jesus, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and to be with you forever, the Spirit of Truth. And yet sabi ni Jesus, I will be with you till the end of time. So, huwag na nating problemahin kung sino at alin. Ang mahalaga, ipinangako ni Jesus na may kasama tayo. You know Him, sabi ni Jesus, for He lives with you and will be in you. However, Hebrews 13:5,
Never will I leave you, never will I forsake you. Instead of belaboring the details and the mechanics, ang dibdibin natin mga kapatid, laging kasama natin ang Diyos. Dumadaan ka man sa mga pagsubok, dumadaan ka sa hirap, dumadaan ka sa mga nakakatakot na mga bagay, dumadaan ka man sa mga bagay na nakakapagtanggal ng iyong peace, huwag mong kakalimutan, kasama mo ang Diyos. Mula na ibinigay si Jesus, walang saglit, walang minuto, walang oras na nawala siya. Hindi katulad nung sa temple sa Jerusalem na kumisan daang taon na wala doon ang Diyos at paningin nila dahil meron silang nagawang hindi nagustuhan ng Diyos. Kaya malinaw kay Jesus, I will make you the temple and I will be with you forever. Hindi katulad ng paniniwala ng mga Hudyo sa temple na nilalayas-layasan sila ng Diyos pag hindi natutuwa sa kanila, bigay bawi. Kaya sabi ni Jesus, I do not give as the world gives. So don't let your hearts be troubled. Do not be afraid. I will never leave you. I will never forsake you. Ano man ang kalagayan mo ngayon, kapatid, dibdibin mo yung katotohanan na yun. Na araw-araw talaga, Pasko. Kumisan lang, nalilingat tayo, nalilimutan natin yon. Kaya tuloy nagiging araw-araw tayong Biyernes Santo. Pero maging yung dalawang yon magkakambal. Kaya may Pasko para magka-Biyernes Santo at may Biyernes Santo para magkaroon ng Pasko ng pagkabuhay. Ang ganda-ganda ng Pasko ng pagkabuhay, tapos natawagin mong Easter Sunday, nawala yung beauty, di ba? Pasko ng pagkabuhay. Kasi sa ating mga matatanda, dalawa ang Pasko. Yung Pasko ng pagkapanganak, and then namatay, tapos Pasko ng pagkabuhay. Buo yung cycle. Hindi isang Diyos na patay kasi nagkaroon ng Pasko ng pagkabuhay. Matthew 28:20. At sabi ni Jesus, surely I am with you always to the very end of the age. Hindi pa alis-alis tulad nung araw sa temple sa paningin ng mga Israelites. Now there's a very interesting play with words here. Yung sabi ni Jesus, I will be with you always to the end of the age. Sa Greek, yung end of the age, is written this way. Huwag nyo na ipabasa sa akin at baka malito lang tayo lahat. But it reads, telos tis ilikias. If you're going to read in the usual way we read it, Latin words, it means end of time. End of a period, end of an era, not end of the planet. Gusto kong isiksik sa isip nyo yan. Pag sinabi ni Jesus, I will be with you always till the end of time, till the end of the period, till the end of an era, hindi niya sinabing end of the world. Because in the ancient way of counting time, they counted time in cycles. So a cycle can end, but it doesn't mean time ends. How can you end time? Kaya nung araw, a few years ago, natakot ang maraming tao dahil sa Mayan calendar, last days na, mag-e-end na yung mundo, according to the Mayan calendar. Pero hindi nag-end. So sabi na, hindi pala totoo yung Mayan calendar. Pero ang daming natakot. But the point is, to the Mayans, it's not time that would end, but a cycle. For instance, a cycle of happiness, a cycle of famine, a cycle of this or that. Kaya pag sinabi ni Jesus, I will be with you till the end of time, it could mean till the end of what? A period or an era. And according to history, ang naging fulfillment ng end na yon, end of the temple era. End of the period of worship using animals for sacrifices. End of the temple in Jerusalem. That's what really ended shortly after Jesus died. Because in AD 70, the Jewish revolt happened and Rome came with an iron fist and destroyed everything and sent everyone out of that land. Kaya nagkaroon ng diaspora. And these people will never make a nation again until 1947. So halos 2,000 taon yun. What ended when Jesus died was a temple sacrifice. Na sinabi naman ni Jesus, not one stone will remain on top of another. All of these things will be destroyed. At sinabi niya, destroy the temple and I will build it in 3 days. And there's an exchange of ideas which temple is being referred to. The stone temple, but he meant his body, the true temple, and the body of believers. Something ended, a world ended, and that was the Jewish world presided over by the temple. It is a cycle of time because hindi naman lagi nandun yung temple eh. Sila, Noah nga, magtutubok lang ng konting bato, magwa-worship na sila. Diba? Si Abraham, konting bato, worship. Wala naman temple nun eh.
Na-develop lang yung priesthood, nagkaroon ng period ng temple, and that period ended, and that could be what Jesus has been saying. But the King James Version translated it as end of the world. And it became very, very popular, yun ang meaning noon. But now, the New King James Version calls it the end of the period, or the end of time, or the end of the age. Kasi in-update na rin nila yung translation nila na hindi yun dapat tina-translate as world because ang tunay na meaning sa Greek, time. Time frame in an era. And now, only three Bibles, the popular ones at least, translate it as still end of the world. The majority of the Bibles now translate it as end of the period, end of the age. And that's what Jesus meant. Now, why else do we believe that it was only a certain kind of era that would end? Kasi sabi ni Jesus sa kanyang mga listeners, there are some of you who are standing here today who will never taste death until all these things happen. This end will happen. This tragedy will happen in your lifetime because some of you standing here will be alive to see it. And unless Jesus was wrong, something happened that was seen by many of those who were still standing when it happened. That was the end of the temple period. The end of the temple as a center for animal sacrifices for the forgiveness of sins. And why should it end? Because by one single sacrifice of Jesus, we have all been redeemed. Not by the blood of bulls and lambs and goats, but by the blood of the Son of God. Therefore, it was imperative that that period of the temple, that era, should end. Because now is the age of the blood of Jesus. It's another era, another time. Cycle has begun. So huwag tayo laging naniniwala at natatakot sa mga ano-ano mga nadidinig natin. We've got to study the words and see what they really mean. So, but that's another topic altogether. But meanwhile, let us bask in the glory of the Lord na merong Pasko tayong pinagdiriwang. God comes to us anytime, anywhere, when we call on the Son of God. When we gather in the name of the Son. And as if to really clarify that Jesus was releasing people from the franchise of big organized religions, sabi niya sa Matthew 18:20, for where two or three gather in my name, there I am with them. Pag may dalawa o tatlo nagkakasundo sa pangalan ni Jesus, my church. Of course, organized churches will tell you, where did you get your authority to organize? Paano kayo nabuo? Sino nagpadala sa inyo? Pipilit nila yon, kasi dapat sa kanila kayo galing para kayo maging legit. Sasabihin mo, sabi ni Jesus, as far back as I remember, when two or three gather in His name, He will be there. Therefore, there is a church. Can you imagine how close God was brought to people through Jesus? Hindi mo kailangan mag-subscribe sa mga malalaking relihiyon. Hindi mo kailangan manggaling sa kanila. Inimbento na lang yung kailangan may sender. Sila ang sender dapat, syempre. Kasi pag hindi sila nag-send, illegitimate ka. All of it, power play to control religion. And once again, to stand between God and people. Luke 17, 20-21. Some of the Pharisees asked Jesus, when will God's kingdom come? Ito na naman ang isang issue. Kailan darating ang kaharian ng Diyos? Jesus answered, God's kingdom is coming, but not in a way that you can see it. In other words, not in the way you think. People will say, look, God's kingdom is here. Look, there it is. No, God's kingdom is here with you. And again, footnote, another way to read it is, God's kingdom is inside you. Huwag niyong hanapin na bumaba ang kaharian ng Diyos mula sa mga ulap. Nasa puso niyo ang kaharian ng Diyos. Na pag si Jesus ang nagahari sa inyong puso, ang puso niyo ay kaharian ng Diyos. Napakasarap isipin na tayo ang pinagaharian ng Diyos. Sabi ng New International Version, the kingdom of God is in your midst. So you see, you must read many versions. Kasi maraming way of rendering a certain phrase or word. For your own clear understanding, you've got to have at least three versions in front of you. Magbasa kayo ng mga versions sa conservative, meaning yung kung ano yung word
nung mga unang documents, yun ang itinatranslate nila, pero may mga progressive translations, hindi nila tinatranslate yung word, ang tinatranslate nila yung spirit, the idea. Halimbawa, example lang to, nakalagay sa Bible, you must be born again. A formal translation in Tagalog will say, dapat kang ipanganak na muli. Tama? But a progressive translation will say this, dapat kang magbagong loob. Yun din yun, mas malalim nga. Hindi itinranslate yung proseso ng ipapanganak ka muli, pero di ba ganun ang nangyari pag nagbagong loob ka? Dapat kang maghunos dili. That's why translation is a very, very important ministry. It's one of those that I keep in touch with and get involved with, Philippine Bible Society, and translation works. In fact, the last committee that I headed sa Philippine Bible Society was the committee that updated all the translations of proper names in the Bible. Tinagalog namin. Matagal na trabaho yan, taon. Kaya nung araw, ang lumang Tagalog Bible, si Haring Nabucodonosor. Sino sa inyo umabot kay Haring Nabucodonosor? Pati nga, nababasa yun. Kaway nyo malaki. Ayan. Pinalitan na namin yan, si Haring Nebuchadnezzar. Tagalog na spelling, ganun ang sound. Sabi ko kasi, pangako natin, hindi na natin ipapabasa si Haring Nabucodonosor. Kasi hindi naman naiiba yung meaning, kahit anong padaliin mo na lang. So pag nakakita kayo ng mga Bible translation na yung sound yung very familiar at tinagalog yung spelling, that's the work of our committee. Kasi we don't want people to be hindered every step of the way by so many issues. Padaliin mo lang yung pagbabasa para makarating ka sa heart of the matter. Very, very important. Translations. So you read many translations for your own sake. But the kingdom of God is in, with, and for us. What does it mean to you? That the kingdom of God is in you, with you, and for you. This is Christmas. Have peace. Do not fear. Enjoy God. Enjoy your spiritual walk. Revelation 21:3, and I heard a loud voice from the throne saying, look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. The problem with always thinking of it as a future event is you're not able to enjoy it now. Tapos yung iba takot na takot. Naku, mag-end of the world po yung tayo. Hindi ba naniniwala ka na pag end of the world, darating ang Diyos? Ano kinakatakot mo? Kasi nga, ang daming fears, ang daming superstition, at ang daming dagdag na mga nananakot. There is now no more need for a physical temple or a physical building. Control na naman yun. May mga movement ngayon, gusto daw nilang buuin uli yung temple sa Jerusalem. O ano mangyayari kung nabuo mo uli yun? Mag-aalay na naman tayo ng mga baka? Mag-aalay naman tayo ng mga kambing? Babalik tayo sa dati? Sinabi na nga ni Jesus, that one stone will remain on top. Ngayon, ang goal nung ibabuuin. Baka naman si Jesus na ang kinakalaban mo niyan. Kasi hindi kailangan ni Jesus ng mga batubatong temple para siya dumating kasi nag-ahari na siya sa puso natin ngayon. Huwag tayong nagpapalibang sa kung ano-ano mga mapanghalinang katuruan na ang ending, bihag ka na naman nila. Meron na naman mga kamakapangyarihan. Doon ka na naman pupunta. Sila na naman magsasabi sa'yo how to do your spirituality. Yun ang ending nun. Sabi ni Jesus, ni Pablo, you have been set free. Live as free people. Understand that God through Jesus lives in us, is with us, and is for us. Hindi galit sa atin ang Diyos. Hindi darating ang Diyos na pinaparusahan tayo at pinapagalitan. Kasi binayaran ni Jesus ang lahat ng dapat bayaran. Hindi man dapat, para wala nalang usapan, by one single sacrifice, He has perfected those who are going to be made perfect by God. At tayo yun. Ang lalim-lalim ng Pasko. Internalize, appreciate, live it, and celebrate it. That is Christmas. Merry Christmas, mga kapatid.